Ayan, magandang umaga sa inyo lahat. Welcome to my channel, Daddy Lou Vlogs. At ang pag-uusapan natin ay caregivers. Ito po yung mga caregivers natin, yung mga nagtatanong ano. Siyempre po, as a caregivers, may option ka na para sa pag-a-apply or maging PR at makapag-work ng temporary habang di pa na-approve ang iyong PR application mo. Ano? So, ayan, may chance ka na. As of June po, last year, June 18, inalaw na po nila ang mga caregivers na mag-apply po ng PR sa pamamagitan nitong programang Home Child Care Provider Pilot or Home Support Worker Pilot. Ayan po ano. Siyempre, bago po natin umpisahan, ang topic natin, kung bago ka dito, click mo yung subscribe button at yung notification bell para po updated kapag may bago tayong video. And like and share na rin po. Ayan, nabubulol na naman po tayo. Okay po, ano, lilinawin ko lang po, hindi po tayo consultant or recruiter, tayo po ay gumagabay lamang para sa ating mga kababayan na nagnanais. Bibigyan lang po tayo ng kaunting idea, tips. At katulad po nito, ano. So, ito pong caregivers, dahil na-close po ito, ano. So, ito po yung pwede nyong option, ano, na pwede kayong mag-apply. So, may walo po tayong pag-uusapan tungkol dito sa programa na ito. Kaya, pakiusap ko po, panoorin nyo pong mabuti na sa ganun maintindihan nyo, ano. At pasensya po kayo sa akin kung talagang minsan nabubulol ako at mabilis magsalita. Pasensya na po kayo. Okay. Walo, ito po ay ang tungkol sa proseso at paano ito mag-work, itong proseso, itong application na ito, ano, itong programa na ito. Yung pangalawa po, sino pwede mag-apply. Yung pangatlo, syempre, yung requirements ng IELTS. At yung pang-apat, yung educational requirements. At yung pang-lima, paano pag-apply. Ito po yung step ng pag-apply. At syempre po yung pang-anim, pagkatapos mo mag-apply, papaliwanag natin yan. At syempre, yung pampito, ito po yung kailangan mo kumuha ng work experience mo para na sa ganon ma-approve ka sa iyong permanent resident. At syempre yung pangwalo yung decision, yung final na po yun ng application mo. Final po yun. So, unahin po natin itong tungkol sa proseso. Ano ba itong proseso na ito? Itong tinatawag nila na home child care provider at ang home support worker. Ano po? At paano po ito mag-work? So, ito po yan, ano? Ganito po yan. Pwede ka po mag-apply sa Home Child Care Provider Pilot or the Home Support Worker Pilot. Depende po yan kung saan mo gustong magtrabaho. Kung dun sa Home Support Worker or Home Child Care Provider. Ano? Depende po yan sa experience nyo. Ano? Kasi nga, caregiver kasi may mga experience kayo sa past. Pwede yan i-downgrade dito eh. Or masabihin natin, kasi hindi naman yata upgrade ito, parang downgrade. So, at syempre po, dapat din ay magsasubmit ng isasubmit mo ang work permit application mo, kasama po iyan ng permanent residence application, yun po yung pangalawa, no? At yung pangatlo po, kailangan mo po, pagka na-meet mo po yung requirements niyan, and then you get work permit to work in Canada temporarily habang nag-aantay ka ng permanent residence mo. Yan ang maganda rin, ano guys? At ang work permit po na makukuha mo ay ito po ay Occupation Restricted Open Work Permit. Napakaganda po, ano? Let you work as a caregiver na rin for any employer. Kaya yun ang mangyayari dun eh. Pasok mo lang na bago pero pwede ka na ulit magtrabaho ng caregiver kung gusto mo. So yan po, ano? Siyempre yung panlima, get po at least 24 months ng work experience to qualify para sa permanent residence para bago ka makapag-apply, ano? And then, pang-anim, send mo po yung proof of your work experience like yung mga, syempre, mga pay stub mo at so mga ano mo, katibayan mo na talagang ikaw ay naka 24 months na, papadala mo na yan dun sa, ano, may as follows to eh, sa application mo dun sa permanent residence. Okay, yan yung mga documents na as follows eh. And then, yung pampito po, ay sila po ay mag-make na ng decision para sa permanent residence mo. Final decision yon, ano? Guys, at syempre, ang magandang bonus dito, ito pong family members are also eligible to come to Canada with you, ano? And then, if they want to work or study while in Canada, you can include their work or study permit application with your application. Pwede na isang buo siyang, guys. So, nasa pangalawa na tayo, ano? Okay. Who can apply? Sino ba ang pwede mag-apply dito? Ayan, pasensya na kayo. Tigas ng ano ko, ng aking aking mga pag-iingles. Sino ba ang pwede mag-apply dito? Ito po ay dapat kailangan
para makapag-apply ka dito sa home child care provider pilot or home support worker, kung ikaw po ay able to do the job, kung kaya mong gampanan yung trabaho na ito, ano, at saka po mamit mo yung language level, mamit mo yung educational requirement, at ikaw ay admissible to Canada. At importante po, plan to live outside the province of Quebec, ano po, as a permanent resident, hindi ko po sa Quebec, ano. At syempre, itong trabaho na ito po ay kailangan ng job offer, valid job offer, na pwede ka naman kayong mag-hunt sa jobbank.ca para makumbins nyo yung mga employer, okay? Ito po ay dapat ay binigay sa inyo ng employer sa form ng offer of employment ng IMM 5983 PDF 2.33 MB. Ito po yung format niya, ano? At nakasaad po doon yung full-time kayo, which means at least 30 hours of paid work each week. Galing niya sa Canadian employer. Okay, outside ulit po yan ng Canada, outside ng Quebec. At ang employer po dapat ay hindi po ito dapat yung embassy or high commission or consulate. Ibig sabihin, hindi po yung matataas na ganun, ano? Kailangan na ibang, kailangan po yung totoo na talagang totoong meaning, real need to hire you. Talagang kailangan nila yung trabaho mo, ano? So, ayan po, ano? So, paano po ito, ano? Ito pong job na ito, itong sinasabi natin, dapat po mag-match sa pilot na ina-applyan mo. Like po ang home child care provider, yan po ay NOC 4411. Tandaan nyo po yan, ha. At ang home child care provider po ay dapat po, ito ang sabi dyan, you must care for children under the age of 18 in your own home or even sa employer's home kung nag-alaga ka ng under 18, ano. At hindi mo na rin kailangan na nakatira ka sa employer mo na bahay para lang makwalify ka. Okay guys? Kasi ito nga, pwede kang magpalipat-lipat ng trabaho nito, eh. So yung foster parent po, huwag nyo na isama ito sa, ano, nyo, sa resume nyo, ano? Kasi doesn't count po yan, ano. So move on tayo sa home support worker. Ito po yung NOC 4412. So ito naman po, ano. Ito naman po, you must care for someone who needs help from a home support worker either in your home or in your employer. So ganun din, ano. Hindi mo rin kailangan tumira sa employers para makakwalify ka. At ito po ay hindi po count dito ang housekeeper. Yun po, sad lang po doon, hindi po siya na-count, ano, yung housekeeper. So ito po ay kailangan alam niyo yung trabaho nito, nitong kagaya nun, ano, sa child, sa home child. At kailangan mo po na ilagay ang iyong past experience or training na kung saan ka nag-decide kung gusto mo sa support worker o sa care children, di ba? Kung saan ka magtatrabaho. At kailangan po ma-describe mo sa NOC job description. Ano kung anong, siyempre, kung halimbawa nag-aalaga ng bata, meron naman po mga job description yan. So, yun po ilalagay nyo. Yun po ilalagay nyo dun, ano, sa job description. Okay. Sa pangatlo na po tayo, ito na po yung tinatawag natin na IELTS. Ayan po, ano, ito na po yung IELTS. Ang kailangan lang po ninyo ay ma-meet nyo yung requirements ng IELTS na hinihingi. Ito po ay CLB5. Sa apat yan, ha, sa four abilities yan, ha. Sa reading, speaking, listening. So, apat yan, basta 5 lang po yan, 5 lang, ha. At yung your test result must be less than 2 years old po when you apply, ha. Kailangan, di ba, bababa ng 2 taon. Make sure din po na maitabi nyo yung mga copy ng report for your records and future use. So, meron pong tinatawag tayo ng mga English language test na talagang pwede nyo puntahan para maano nyo, makuha yung result nyo at maibigay. Importante po yan, ano yung result. At hindi po sila tumatanggap ng photocopy. Hindi po sila tumatanggap ng photocopy. Kailangan po original result ng ano po, ano kailangan original result ng IELTS nyo, ang ilalagay nyo, ang kasama sa application. Hindi po pwedeng photocopy. So, ang pang-apat po natin yung ECA, getting your education and assist, ano? So, syempre, hindi ka naman nag-complete ng Canadian 1-year post-secondary dito, which is yun ang requirement, credential nila, or higher. So, you must get educational credential assessment from an approved organization. Kasi po, foreign ang educational credential mo, no? Is valid
And equal po yan to completed Canadian 1 year post-secondary education, credential or higher. This can be a degree, diploma, certificate, or other proof of your education. So, how to get an ECA? Saan po tayo kukuha? So, pipili po tayo ng designated organization. You can get your assessment from any of this organization. Ano po, lalagyan natin sa description box. Check nyo po yung website nila. Yung mga approved organization na ito, contact mo po sila directly at alamin nyo yung mga documents na kailangan nyo, magkano ang gagastusin nyo, gano'ng katagal ang resulta. Yun po ang kailangan nyo. Ano po? Make sure po na ang ilalagay nyo dito sa application nito ng ECA nyo, apply for an ECA for immigration purposes. So, gather all documents organization needs to assist your education. Kailangan nyo pong kumpletuhin lahat. Ano? At tanungin nyo, hingan nyo rin po ang eskwelahan nyo ng multiple copies of your degrees, diplomas, transcript, etc. Kasi kakailangan ninyo po ng maraming kopya galing dito sa eskwelahan. So, bibigyan naman po kayo ng instruction yan na kung paano ang gagawin at paano pagbabayad dito sa mga site nila. So, ayan po ano. Okay. So, once you get your education assessed, the organization will give you an ECA report that will tell you if your foreign credential are equal. Doon malalaman sila lang po, pwede magpatunay niya na ikaw ay equal sa 1 year post-secondary educational credential or higher. So, sila po makakapag-alam niyan. So, ano po ang dapat i-include para sa application? Yung pong original ECA report, kailangan nyo pong isama yan. Copies of your degrees, diplomas, transcript, proof of your completed foreign credential. Make sure to keep a copy of the report for your records and future use. So, mga future po, ano? Okay, yan po guys, ano? At syempre, dadako na tayo sa paano ba dadilo ang pag-a-apply nito. Itong mga pinagsasabi mo na ito.